O yan, magandang hapon po sa inyo mga idol. Mga kalangis, ito po tayo, Silander. Nagsasalpak po tayo ng brand new repair kit ng CT12 na turbo para sa Tamaraw events. Bago po yung repair kit. Tumagas na ako lang is. Pero okay pa naman ho yung shafting niya. So, ito yung mga sealring ho natin, nagkanda ubos. Pudpud na po. Wala na ho siyang, nagkatingan na ho siya dito sa gilid. Yan, dyan po yung napupudpud dyan. So far yung shafting naman ho natin is hindi pa ho malalim yung dito po yung ito, yung kanal niya dito. Na uubos din ho kasi itong shafting natin eh. So, may gasgas lang, konting polish lang ho to. So, hopefully maging okay na yung turbo ni sir. Nakakaabala na ho kasi ang turbo na yan sa amin, hindi kami makapag-break in ng bagong overhaul namin. And sige, Christian. Natapos na niya rin ng isang space gear na tumagas yung langis sa may filter housing. Yan po. Tumagas po yan. Naputol po kasi nila yung tornilyo sa may mismong housing ng filter. So, yan po. Dini-IY ho nung may-ari. Pero dinala rin ho dito sa shop. Tapos dami pong tagas na tubig sa mga hose niya dati. Pinalitan na ho natin ng Samco hose na bago. Ngayon po, nagre-refill na ho ng tubig. Ito naman ho ang isa nating FX na overheat po. Pinagawa na ho sa ibang talyer, di pa daw ho matanggal yung bumubula. May tumatagas na pressure mula sa cylinder at bumubula ho sa radiator ni sir. Naantay po natin yung cylinder head niya. So, pinapick up na ho natin yan sa machine shop. One day lang naman ho, 1 to 2 days yung machine shop natin. Kadalasan ho, 1 day lang natatapos yung machine shop. So, ito po yung CT12 na ginagawa ng turbo, Tamaraw FX. Yan po. Bagong general overhaul po yan. Po, naka markings ho tayo, warranty seal markings natin. So trabaho po dito, nag realign ho tayo ng makina. Gawa nung last na align, nagpakabitan ni sir itong makina ho eh, na naka-atras, hindi po siya nakasatamang alignment. So ayan ho, yan ho nang ginawa nila, pinukpok po nila itong firewall ni sir, pero hindi po dapat. Ngayon okay na ho siya. Bubuoy na lang ho yung turbo, tapos exhaust manifold, then break in na ho tayo. So ito na, nakaabang na rin ho yung direct convert na ho tayo ng oil cooler. Ito po sa buhay langis ko yan, garage. So ito naman ho yung isa. Baguhin din ho natin tong design ng makina ni sir. Pero top overhaul muna tayo kasi tulad ho nang nangyari sa isang sakyan na puti na bumigay din po yung cylinder head gasket ni sir. So, 3 beses daw ho siyang nagpapalit ng gasket, ganun pa rin head gasket. Magkakaroon daw ho pa rin ng pressure dito sa may radiator na bumubula ho. So co-convert na rin ho natin to ng oil cooler. So yan, CT16 po na 2C po yan, 3C na po siya ngayon, upgraded na rin ng 3C ang engine. So yan po, at ito na ho ang isa ho nating magandang may vlog para sa inyo sa araw na ito. Ito pong Isuzu na to, ito po yung crosswind na ordinary engine. Naalala nyo po nung mga nakarang araw, pinost ho namin ito. Ito si sir yung from Abra. Nagpakabit ho si sir dito ng
stainless pipe. Binago ho natin kasi yung tubo ni sir na ginamit ho dito. Hindi ho siya kinabitan ng intercooler. So, ito po yung turbo niya na dati. So, dinirect na lang ho na tubo ng gripo ng bahay or something na anong klaseng tubo po yan na parang retaso ho. Pinagawa daw ho sa isang talyer pero hindi na po tayo mag-name drop ng talyer sa mga kasama natin. So, ito ho, napansin ho namin habang ginagawa namin yung makina ni sir. Ito po, meron po tayong nakikita po kayo dito na itong bakal ho na ito. So, yan. Ito pong bakal na to. Naging barbell po yan dito sa dipstick ni sir kasi bumubulwak na daw to. Simula nung paturbo ni sir, simula ho nun. Itong dipstick, kaya ho niyang ihagis pa yan. So, pagbunot ho namin ng dipstick, may loose compression na po sa. So, may blow-by na, umuusok na ho dito sa dipstick eh. So, ibig sabihin ho, hindi pa ho siya designed na turbo, na piston. So, yun. Nung tatapos ho namin yung stainless ni sir, uuwi na ho sana siya. Buti na lang at nasa daan pa ho si sir. Dito pa lang sa malapit na, dito around Baguio pa lang siya. 1 kilometer away from our shop. Ayan po. Bumigay na ho yung makina niya. Magkaroon na po ng sobrang usok. So, ito po is for overhaul na po ito. Naantay lang ho natin yung pagbubuhat ng makina pali. So, kakalasin po ho yung natanggal na po ibang parts niya. So, waiting na lang po ng i-deliver po natin sa machine shop. Ito po ang kwan nito, naging problema. Nalusawan po siya ng piston. So, ipapakita ho natin pagkabaklas ng cylinder head tsaka internal parts ng makina. Papakita ko sa next vlog po natin kung ano po yung naging sanhi at ano po yung magiging epekto sa makina natin pag tinuturbuhan po natin ang ordinary engine. So, abangan nyo po kami. Please like, follow and share na lang po for more videos. Salamat mga idol.